second question natin, boss, no? Totoo ba na sinusuka ka ng Agravante family? Ah, yun. Sa mga nag... Ito, marami. Marami itong mga nagko-comment na ganito, eh. Sa mga nag... What's up mga ka-review, this is Ken sa KTV at ngayon gagawa lang ako ng isang pang-introng video no doon sa aking ginawang interview kay Sir Maddy Katigbak eh, no? Ang nakapaloob doon sa aking interview kay Sir Maddy Katigbak is itinanong ko sa kanya yung isang comment sa comment section ko na may nag-comment doon na isinusuka nga daw si Maddy Katigbak ng pamilya ni Sir Japper Sniper, ano, mga ka-review. Yung comment na po na yan is wala pong katotohanan. Based on based nung sinagot ni Sir Maddy ang mga katanungan ko about dito, no, mga ka-review. And yung community ng Bukana Vloggers is ganun pa rin siya. Hindi siya intact pa rin yung kanilang pakikisama sa isa't isa at hindi naman sila nagkakaroon ng problema pagdating doon sa lugar na yan, ano, mga ka-review. Si Sir Maddy at si Sir Japper Sniper is ganun pa rin naman. And abangan nyo rin po yung aking susunod na video rito dahil sinagot din niya ni Sir Japper Sniper na wala nga sila talagang sama ng loob sa isa't isa at hindi nga sila nagkakaroon ng away, no, mga ka-review. And isa pa, no, mga ka-review, no, paalala ko lang doon sa nag-comment sa akin si Rodjem Villafuerte, eto na po yung tanong, eto na po yung sagot sa tanong nyo na yun nga na bakit hindi ko tanungin o ano man yung gawin ko para malaman niya ng totoo kung ano nga ba ang nangyari, no, sa dalawa, si Sir Maddy at si Sir Japper. Sa katunayan po, wala naman po talagang nangyari at wala naman pong samahan ng loob dahil napaka-unite pa rin nila sa isa't isa. No? Hindi nga lang sila cam or sa camera, hindi mo makikita na nagsasama na yung dalawa pero sa labas ng camera po is ganun pa rin naman sila, no, mga ka-review. No. And sinagot na rin yan sa akin ni Sir Japper Sniper. And dun sa nagkakalat ng balita, no, or sa mga pinocomment mo, Rodjem Villafuerte, sana mag-isip ka naman. Sino ba yung kinukuhanan mo ng mga ganyang balita na hindi malaman kung saan ang gagaling yung mga nilalabas mong issue, no? Kinukomment mo kung kani-kaninong video, no? Nagko-comment ka kay Sir Maddy, nagko-comment ka sa akin at doon sa mga ibang nagbi-video reaction. So sana naman isipin mo muna at alamin mo kung ano talaga yung totoo, no. Hindi yung kung makapanira ka na lang ng iba, eh gano'n na lamang. Hindi porket libre lang nga mag-comment sa comment section is hayagan mo na i-comment na kung anong gusto mo. Siyempre pinag-iisipan din ho 'yan, 'di ba? Sa ngayon, ikaw mismo ang lalabas na masama. And kung sino man yung source mo sa Bukana at nagbibigay sa'yo ng anumang maling impormasyon is kawawa naman siya, no? May malaki siyang inggit sa katawan, no? So, yun mga ka-review, ating panoorin ang interview ko kay Sir Maddy Katigbak. Ito yung tanong na kung saan is, yun nga, yung sinabi na sinusuka nga daw. Yun yung issue na yun, eh, na sinusuka nga daw si Sir Maddy Katigbak. So, tara, samahan nyo ako. Let's go! So what's up mga ka-review, this is Ken Sakit TV at ngayon nandito tayo kay Sir Maddy Katigbak, ano, for interview doon sa mga may mga hinuha pa o yung may mga agam-agam pa about sa kanya, no, ayan, Sir Maddy. So tatanungin ko siya na galing din ito sa inyo yung mga tanong, no. So yung unang tanong natin sa kanya is yung, yun nga, gaya nga sinabi nyo, paano mo raw na-handle yung mga nambabas sa'yo o paano mo siya na-absorb nung panahon na ikaw ay binabas, no, sir? Sa akin naman, kaya yung mga kung paano ko na-handle yung nagbabas sa akin.
ano lang ako, kumapit lang ako kay God. Kasi siya naging, sandalan ko sa mga naging problema ko nung pas na nangyari sa akin. Yung mga nangyari sa aking channel, si God lang ako nilapitan. At saka yung mga basher diyan, binaliwala ako na lang kasi hindi man talaga nila masyado akong kilala. No, hindi na ako sa personal. Bait ko sila intindi. Kasi buti kung ako kilala na ng personal, kung nakakasama na nila ako, walang problema kahit sila mag-bus. Sasagutin ko ang kanilang mga katanungan. Wala eh, sa akin lang, sige, basahin ko lang yung mga comment nyo, okay lang sa akin. Kumbaga, di ano mo lang, ina-absorb mo na lang sa sarili mo. Hindi ko lang pinapansin yun, pero the best, huwag kayo mag-alala. Yung mga basher, okay lang, malamal ko. Tapos, isa pa, no, boss, no, kasi pinagtanong sa akin kung gaano kita kakilala. Eh, hindi yata nila alam na tumira ako since dito 2005. Tama, di ba? Hanggang 2008. Si Kinsake, matagal ko itong kilala, binata pa ako. Since 2005, ay nag-asawa ako, nagkaanak ako, 2006. Matagal siya tumitigil saan sa Barangay Buwana. Maliliit, medyo mga binata. Si Hansik nga doon, maliit pa eh. Maliliit pa yung mga, si Namika, si Hansik. Maliliit pa yung mga, yung mga YouTuber ngayon dito sa Buwana. Mga maliliit pa yung si Kinsake tumigil dito sa amin, sa barangay namin. Pero talagang, sabi ko sa inyo, pinaka the best talaga makisama to si Kinsake. Ang bait. And yung second question natin, no, boss, no? Totoo ba na sinusuka ka ng Agravante family? Yun. Sa mga nag... Ito, marami itong mga nagko-comment na ganito eh. Sa mga nagko-comment ng ganyan, ako kay sinusuka ni Jeffrey Agravante, ng ating idol Jopo Sniper. Nagkakamali po kayo. Kasi po, hindi po niya ako pwedeng isuka at hindi ko po siya pwedeng iwasan. Kasi halos magkapamilya po kami. Ano po ba ni Japper yung aking asawa, di ba? Diana ni Japper. Ay paano ko isusuka naman ngayon? Kaya sa mga nagko-commit ng ganyan, kasi isip muna kayo. Alamin niyo muna ang totoo. Tama. Kasi hindi man kasi pare, at tulad niya nyo, sinabi ng ating idol, pare-pares tayong may mga content, may mga trabaho. Hindi yung pwede lagi magkasama sa isang video. Kailangan i-focus mo sa sarili mo. Sa yung channel. Sarili mo yung channel. Kasi, tama yun. Ayun ang number one sinabi sa atin ng ating idol Jopper. Sabi ng ating idol Jopper, pag natulungan na kita, ikaw nang balang umarap ng iyong content, ikaw nang balang umarap ng views mo. Tama. At, ayun, pagka kailangan mo uli ako, lumapit ka ulit. Yan. So, dako tayo. Sinasabi ko sa inyo, hindi kami nagkakaroon, Japper. Wala kami tampuan. Masyado lang kasing malilikot ang mga utak ng mga viewers eh, no? Masyado silang... masyado kayo advance eh. Huwag kayong ganon. Ano lang, happy lang. Oh. Di ba? Susunod po na katanungan. Ito, kasi naitanong ko na to nung unang punta ko dito kay Boss Made. Pinipilit kasi nila... Kaya daw sinusuka ka ni Boss Japper dahil nga daw doon sa sinasabi nilang hindi ka na nakikita doon sa video niya. At parang tumatakbo sa isip nila na ay hindi na ano yan, hindi na galit si Boss Japper diyan kaya hindi na sumasama, di ba? Ayun, sa mga nagtatanong ngayon, ito po masasabi ko sa inyo, hindi po ako isinusuka ni Japper dahil parehas po kami si Japper, malaki ang utang na loob sa akin, ako malaki ang utang na loob sa kanya. At parehas na kaming tumatanong ng utang na loob. Kaya yung ating idol ay huwag yung idamay sa aking problema. Kumbaga, huwag kayong gagawa ng issue na hindi totoo. Kasi may hirap gumawa ng issue, di nyo naman mapatunayan. Tama. Ako, nung nag-review ako, gumawa ako ng issue pero napatunayan ko talaga. Diba? Ayun ang nasabi ko lang kay Kinsake. Talagang pag siya nag-review ng iyong mga video, talagang lalabas lahat. Talagang napapatunayan niya. Bigla nawala eh. Talagang napapatunayan niya. Tapos, sunod, totoo ba? Yun nga, totoo ba na, yun nga, yung nasagot mo na rin eh, pare-pareho lang kasi, yung sinasabi nila na nagkaroon na kayo ng parang gitna, harang, na hindi na kayo magkakasama ulit. Ay, diyan po kayo nagkakamali. Wala pong harang sa aming dalawa. At saka na-interview ko kanina si Boss Japper, no? Panoorin nyo rin po yan. Papasok din po yan sa video ko. Yung tinanong ko rin niya kay Boss Japper.
Then, sunod, Hindi, ayun yata sabi ng Japan, mga tanga sila eh. So, ito yung sunod na katanungan ko. Nung nagsimula ba ako ng mag-reaction video sa mga issue at sa mga video nyo ni Boss Jaffer is, nagkaroon ba kayo ng hinanakit sa akin? Hindi. And, kung sa totoo sa inyo, nagpasalamat pa nga ako sa iyo. Kasi inilabas mo yung katotohanan. Kasi ako, sabi ko sa inyo, ako hindi na lang ako nainig sa mga isyong-isyong gayan. Kasi alam ko sa sarili ko, wala akong ginagawang masama. Tsaka alam ng Diyos yan. No, tama. Kasi kung may ginagawang masama, hindi mo makapalakad ng diretso eh. Dapat nakatungo. Okay, nakatungo. Eh wala. Eh ako, diretso pa rin ako. Kasi, tsaka nakakadayo ka pa po sa ibang ano eh. Sa ibang lugar. Tsaka sa ibang bayan, nakakapunta pa rin ako. Napupunta mo ba ibang vlogger eh? Tsaka ang sabi ko sa inyo, talagang pinaka-the best ko talaga, yung pagtulong talaga sa ating mga small YouTuber. At tsaka sinasabi ko sa inyo, yung mga isyong gayang sub-sponsor, ako na po magsasabi sa inyo, wala po ako nilaspag na sponsor. Yan. Si ano, nawala na rin. Yun. No? Kay Simply, ano? Oo, yun sa mga. Nabura na rin niya eh. Kasi alam. Nire-review ko dapat yun eh. Kaso, binura niya eh. Nagkano eh. Siguro, may nag-chat sa kanya na gano'n. Tapos, eto, natutuwa ka ba sa nangyayari ngayon, ano? Na yung mga dating naglabas ng video na binigyan ka ng issue, pero ngayon, humingi ng pasensya sa'yo at nagbalik loob na sa'yo, ano? Natutuwa ka ba na gano'n ang nangyari, ano? Napatunayan natin na tama tayo. Oo, talaga, natutuwa naman ako kasi kahit nung unang video nila, mga, siyempre nung unang video nasaktan ako. Pero, kahit man, sino naman to, eh. No? Nasaktan ako sa unang reaction video nila, pero tao lang tayo na handa magpatawad. Kasi, dyan lang, siyempre, konting usapan lang yun. Pero, salamat pa rin, salamat. At kahit papano, nagtitiwala pa rin kayo sa akin. At huwag kayong mag-ala, tatanggapin ko pa rin kayo. Kahit anong oras, tatanggapin ko pa rin kayo. Salamat sa ano, sabi nga nung mga vlogger na nasa taas na, no? Na yung kahit basher yan, mahalin mo. Kung anuhan ng hinanakit. Kasi yan yung magdadala sa isa tagumpay. Yan, tama, eh. Tama, diba? Yan mga basher na mag-aano eh. Tutulong din sa iyo. Edi yung atin mga basher, bago naman kayo mag-commit. Isipin nyo muna kung totoo. Kasi una kayo ng puna. Tapos patulad nung isa, no? Yung nireview ko. Kung makapon na ikala mo. Shoutout nga pala kay Rojim, ha? Salamat, hindi ka nag-comment. At saka, shoutout ko rin pala dun kay RTD, ano? RTD, huwag kang magtatago sa mga kung kani-kaninong account. Kasi, alam mo, kahit magbago-bago ka ng kaninong account, madali lang i-trace yung address mo. Tsaka yung gamit mong cellphone. Kung gagamit ka, gamit ka ng computer para hindi matrace. Huwag ka nang gumawa ng mga dami account. Kasi lahat ng mga tao dito, lahat ng mga tao, ng mga YouTuber, alam na ikaw yun. Tsaka yung way nung pagko-comment mo talaga, alam yun. No? So yun, mga ka-review, yan ha. Nasagot na yung mga katanungan nyo, yung mga comment nyo na no? Talagang nakakagigil minsan, pero okay lang kasi basher nga kayo, nandiyan kayo, di okay lang yun. Mamahalin pa rin namin kayo. No? Mahal namin kayo. So yun, sana maliwanagan kayo ha. Panoorin nyo rin yung sagot ni Boss Jaffer doon sa tinanong ko rin yan. Na totoo bang nagkaroon sila ng barrier o sinusuka nga ba ni Boss Jaffer si Boss Maddie, ano? Sinagot din yan. So, abangan nyo yun. I-upload ko rin yun. So, salamat nga pala, boss. Salamat nga pala dun sa pa-unlock, no? So, hanggang dito na lang yung video namin. Bye! Wala problema.